So ngayon guys, naka 1 hour na tayo. So i-check na natin yung book ni ma'am kung luto na siya. So titignan natin. Siyempre natandaan na natin yung pag-open ng plastic kasi medyo may singaw siya. So may tendency. Ma'am, close your eyes po. Papipikitin natin yung mata ng ating client kasi meron siyang singaw. Kasi nakulob siya, di ba? So may yung init niya, sisingaw sa may mata niya. So may tendency na masaktan yung client natin. So pinapikit natin yung client natin. So i-check natin yung part na unang in-player natin. Tingnan natin, i-analyze natin kung luto na yung hair niya. Kailangan natin check yung kanyang hair strand. Hanggang doon sa huli natin in-applyan. So, ayan guys. Ina-analyze natin yung strand ng hair niya kung luto na. So guys, dahil hindi pa luto, na-analyze natin yung kanyang hair, hindi pa siya luto. So mag-extend ulit tayo ng 30 minutes habang ibinababa ko yung kanyang hair. So ibababa ko na yung kanyang, ibababa ko yung gamot sa kanyang hair, doon sa dulo ng kanyang hair. So syempre tatawagan ulit natin ng ating mag-a-assist sa atin para mas maging mas maging madali yung trabaho natin, saka mas mabilis siyang ma-applyan. So tawagin natin yung ating kumare na napakaganda. So kung maaari ka na, huwag ka na magtago dyan. Pag-iong guantes. So syempre guys, kailangan ulit natin mag-guantes para alam mo na yung kamay natin, maprotekta natin siya doon sa chemical na inilalagay natin sa buhok. Aminin natin kasi chemical yung nilalagay natin. Yung straightening cream kasi is based on chemical talaga siya. So matapang siya, delikado siya, especially sa mga kuko natin. Kung napansin nyo, pag hindi tayo nag-iingat mag sa pag-application niya, makukuha natin na mabubulok siya or mamamatay siya pag lagi siyang nalagyan ng number 1 na pang reban. So kailangan natin gumamit ng water. So wag natin kakalimutan guys yung paglalagay lagi ng ear cup. Para ma-protect natin yung kanyang ano. So bakit natin siya ibababa? Siyempre i-refresh natin yung dulo ng hair niya, yung nariban na i-refresh lang natin siya. Titingnan natin guys mamaya kung magiging maganda yung outcome ng riban natin kinadami. Siyempre, kapaganda natin si madam, kailangan maganda-maganda ang buhok niya. So sa pagbababa ng gamot guys, siyempre kailangan natin gumamit ng water. Ayan. So siyempre spray gun, tapos yung telcom natin. So kailangan pa rin natin si kumare para mag-assist. So mami po po kayo ma'am. So simula ulit sa pinakang ilalim. Simula ulit sa pinakang ilalim. Gamit tayo ng spray gun, spray natin yung buhok. Spray lang natin. Mumusify ulit natin yung buhok. Para yung mga part ng buhok na hindi nalagyan masyado, malalagyan natin. So syempre guys, iingatan ulit natin yung scalp pa. Bawal na bawal malalagyan yung scalp.
yan, section by section din yung ginagawa natin guys para mas ma-musify natin yung part ng hair niya na hindi masyado lagi ng gamot. So, mamumusify natin siya mabuti. So, yung gamot, nasusuklay natin, mabalik-lip natin. So, di ba? Section by section by section yun by section yun. So yan guys, natapos na natin i-refresh yung kanyang dulo. Ibinaba natin yung gamot guys from regrow to rebonded hair. So ibinaba natin yung hair niya. Ay, yung ibinaba natin yung straightening cream ng hair, ng sa hair niya dito sa banda dun sa rebonded na refresh natin. Kung mapapansin nyo guys, ang reason kung bakit natin unang in-apply yung virgin hair, mas matibay siya dito sa tubo niya o yun ang rebonded niya na na-undergo na ng rebonded hair. So, kaya ibinaba na namin siya ngayon. So, kailangan natin siya ibabad ng 30 minutes o depende pa rin guys dun sa tibay o dun sa texture ng hair. So, kailangan natin iisipin lagi guys yung texture ng hair ay mahalaga. Pag-aaralan muna natin bago natin igawa yung ating procedure. So, ngayon guys, naibaba na natin. Bababad natin siya ng 30 minutes kasi yung case ng buhok ni madam kailangan 30 minutes natin siyang ibabad. So, kung napapansin nyo guys, yung pinagkaiba ng ginawa natin, nilagyan natin siya ng, minatter base natin siya guys, para mas maging ma-normalize o mas maging matabang yung gamot na ginagamit natin. So kaya gumamit tayo guys ng water base, okay? So gumamit tayo ng spray gun para sprayan dito. Simula dito sa dulo, mag-aantay tayo ng 30 minutes hanggang doon i-check ulit natin maya-maya after 30 minutes. Kung pag tinecturize natin yung tinatawag na tecturize guys, titignan natin yung buhok sa pamamagitan pag-i-strand test guys. So ayan, pag in-strand test natin yung hair ng client natin na napuputol pa guys, ibig sabihin hindi pa siya luto. So mamaya abangan nyo kami guys, after 30 minutes, i-check ulit natin siya. After 30 minutes, so magbabalik kami guys.